إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, dadako tayo ngayon sa araw na ito about rules for MEEM SAAKIN. No? Kung kailan siya mayroon idgam, ikhlat, ikhfa, at idhar. So, itong MEEM SAAKIN na ito, actually, isa lang ang spirit niya, pero marami ang nakikita niyo nakasulat. Minsan, ganyan lang yan. Pag tinatamad sila, minsan, ganyan siya. Minsan naman, nakaganyan siya. So, iba-iba. Pero, ang sinasabi natin dito, anuman dito sa mga sign na ito, kung siya ay sukun, isabihin, wala siyang bawel, so, titignan natin ang kasunod ng MEEM SAAKIN na ito, kung ano ang kasunod niya para maging idha, idgam, idhar, ikhfa, or ikhlaq. No? Okay. So, unahin natin ang idgam. Ang nun sukun na ito, ay nagiging idgam siya, idgam, kapag ang kasunod niya ay letter M. Pareho sila. Letter M. So kapag kasunod ng MEEM, sukun ay MEEM din, dinalamon ng MEEM ang kanyang MEEM. So nagkakaroon ito ng syadda, ang MEEM na ito. Or either na maaari silang magsama, tulad ng in na, mayroon yan gunna. In na. So, maaari din ang dalawang ito. Si Amma. Amma. Okay? Listen natin. Okay? Then, so, magkasunod sila. MEEM. One word. So, kahit na sila ay nasa one word tulad ng inna, meron silang gunna. Sila pa rin ay idgam. So, basa nito, Amma yatasa. Si Amma. O, tanggalin tayo ito. Amma yata sa si amma yata si yata sa amma yata sa anun si anun amsa tulwa kata asa wal amsa kasunod niya ang alif madda so 4 to 5 count amma yata sa anun or in Alladina. See? So, kahit magkasama sila sa one word, mayroon silang gunna tulad ng nun. Now, kapag sila ay magkahiwalay, ganun din sila, tulad din ng nun. Sila rin ay mayroon gunna. Like, for example, lahum. Okay? Lahum. See? Lahum. Sukun siya. Then, ang kasunod niya ay MEEM. For example, mag fi So, mag, sukun, then fi, ratun. Mag, fi, ratun. Okay? So, lahum. Si makikita niyo siya, ang kasunod na sukun, MEEM. Ng MEEM sukun ay MEEM. So, dahil ito ay idgam, lalamunin niya ito. Kukunin niya ito, lalamunin niya, tulad ng mga yarmalun. See? So, magiging double M ito. Makikita niyo sa banal na Quran, sa manuscript, bibigyan nila ito ng syadda. Ibig sabihin ko, bakit nagkaroon ng syadda ito, double M, dahil ito ay idgam. Pinamon niya ang MEEM at magkaroon siya ng double letter. So, babasahin niyo ito ng mayroong gunna. So, lahum magfiratun. Lahum magfira. See? Mayroon siyang gunna. So, tandaan niyo, isa lang ang idgam. Kapag ang MEEM SAAKIN ay kasunod niya ang MEEM, magkakaroon lang gunna. Yung kahit na sila ay magkasama sa one word. Tulad na pinakita natin kanina, amma or inna, parehas lamang ang kanilang rules. Yan ang idgam. Okay? Number 2 ay ang ikhlam. Ang ikhfa. No? Ikhfa. Ang number 2 ay ang ikhfa. Okay? Ikhfa, alam natin, hiding. Nagtatago yung nun sa kasunod niyang mga letter, 15 letters. Ganun din ang MEEM. Magtatago siya sa letter na kanyang kasunod na ikhfa. Ang letter ng ikhfa ay letter B lamang. See? So, anuman sa mga ito, anuman sa mga iyan, ang MEEM sukun na iyan, ang kasunod niya ay V,
yan ay ikhfa. So mayroon din gun na, no, nasal passage, mayroon din gun na ito. Okay? So ang gun na ito, parehas ng rules ng nun. Kung ang nun binabasa natin, nagiging M, ang pag ang nun kasunod niya ang B, nagiging M, mim, ang nun, di ba? Napag-aralan natin nakaraan to. Halimbawa, min ba'di, mim, si, pero hindi masyadong sarado manipis ito, hindi masyadong press, kahit nakapapil lamang, kahit kapapil may siwang, mim, ba'di. So, ganun din ito, ganun din sila, mim, parehas na parehas, ang papel ng nun, ang rules ng nun at saka mim, hindi sila masyadong nakapress. Hindi katulad ng mim na ito, lahum, talagang nakapress yan. Lahum, nakapress. Lahum, maghfira. See? Hindi katulad nitong ikhfa, pag sukun mim, kasunod niya ang ba, pares ng nun, hindi sila masyadong press, nakapress. Naka-close flip sila, pero hindi press. Pero parang kapapil na mayroon pa rin silang siwang kapapil. Hindi masyadong press na press. So like for example, yung mim ba'di, mim ba'di. So ganun din dito sa ikfa na ito na kung saan a-apply natin ang ganung rules ng nun sa B. At ang mim, ganun din sa rules ng B. Like for example, rabbuhum. Okay? Rabbuhum. Sukun. Sinakita nyo? Rabbuhum. Then kasunod niya ay bilgaybi. Like for example, bilgaybi. Okay? Bilgaybi. See? Bilgaybi. So, anong kasunod niya? B. B. Sukun mim, kasunod niya ang B. So, ibig sabihin kapag mim ang sukun at ang mim ang sukun, kasunod niya ang V, ito ay ikhfa. Ang mim, magtatago siya sa V. So, pupesto ka sa V. See, magtatago ka sa V. Pero hindi masyadong press ang pagka-close ng yung mga labi. So, ang V, ang parehong basang labi. So, babasahin mo ito, Rabbuhum, nasa V ka, pero hindi masyadong press. Meron parang siwang, kahit kapapin lang. Rabbuhum, bilqaybi. See, Rabbuhum, sabi ka, tago ka sabi yung M. Rabbuhum bil ghaib. See? So mayroon din siyang gunna. So isa lang letra yan, B. So tinatapag ang mim sukun, kasunod niya ang B, tinatawag itong ikhfa. Ang mim, pagtatago siya sa lugar ng B tulad ng nun. Pagtatago siya sa lugar ng 15 letters ng ikhfa. Hindi masyadong press na press. Nakadiin masyado tulad ng mim. Mim, see? O kaya sabi natin, lahum, naka-press talaga. Lahum, mag, talagang naka-press. Hindi ka tulad ng bi at saka mim. Rabbuhum, bilqaybi. Pero pareho silang may gun na. Okay? So, number 3, ang idhar. Idhar. So, ano ang idhar? Ang pagkakaalam natin sa idhar. Ang idhar, tulad ng nakaraan, anim na letra, kapag kasunod ng nun, dire-diretso lamang, walang gunna, walang idgam na magaganap. So dito rin, sa idhar ng mim, sa mim, lahat ng letra maliban sa ba at saka mim. Except, ha? Except B at saka mim. Lahat ng natitirang letters, 26, silang lahat ay or 26, silang lahat ay idhar. Kapag kasunod sila ng sukun mim, dire-diretso lang. Dire-diretso, walang gunna, walang idgam. 26 letters ang kasunod ng mim sukun ay idhar. Dire-diretso lang. Walang problema, diretso. Nung hindi katulad ng M at saka mim, tsaka sukun at saka B, mayroong gunna, at mayroong ikhfa, at mayroong idgam. After that, 26 letters, idhar. Dire-diretso lang. Basa, walang gunna, walang idgam. Ang iklab ay hindi apply. Ang iklab ay hindi apply sa mim sakin. Walang iklab. Walang apply na iklab sa mim sakin. Okay? Okay. Now, magbigay tayo ng ilang mga sample. Okay? Like, for example, tanda natin ang rules ng min at saka mim pagdating sa ba, pares lang. Ang pinagkaiba lang ng
min sa nun, ito ay iklab. Ang nun, nagchachange siya ng min. Dito naman sa mim sukun, ang pagsunod niya ang bi, hindi iklab. Siya ay ikhfa. Ang min, nagtatago siya sa lugar ng za. Okay? Okay, pero hindi masyadong fresh pagka rabbuhum bil-ghaib. See? Hindi, tsaka simple lang. Hindi siya matigas tulad ng lahum maghfirat. Eh, ma-press talaga, tsaka press na press, tsaka talagang mabaksikan natin, you know? Lahum maghfirat. See? Hindi ka tulad ng mimba. Ito ay ikhfa. Simple lang. Rabbuhum bil-ghaib. So, mild lang, no? Hindi siya masyadong mabangis ang dating niya, okay? So, magbigay tayo ng halimbawa ng sample nito. Sa nun, kasama din yan. So, nun, napsin. Okay, now, bima. So, paano nyo babasahin yan? Iklab. Napsim. Yung nun magiging mim dahil kasunod niya bi iklab. Napsim bima. Okay? Okay. Another example, magbigay tayo ng example. Like for example, idan. Idan. So, idan. So, nun. So, kung ang kasunod niya ay bima, idam, magiging mim ang nun. Idam. So, makikita niyo sa Quran. So, ilalagay na siya ganyan. Idam. See? Sinabi ko nung nakaraan sa inyo ito. Okay? So, lahum magfiratu. Lahum. Okay? Lahum magfiratu. Lahum magfira. See? Mim sa akin. Mim. Kasunod niya mim. Ano tawag yan? Idgam. Lalamunin ng mim ang mim. Dahil ito ay idgam. Mim to mim. Mim sukun, kasunod niya mim. So magkakaroon ito ng syad na makikita niyo sa Utsmanis o sa Banal na Quran na binabasa natin na yun. So tandaan ninyo, kapag ang mim, kasunod, mim sukun, kasunod niya mim, press. At may gunna, ito'y tinatawag na idgam. At kapag ang mim sukun, kasunod niya ang B, so ito ay ikhfa, nagtatago ang mim sa lugar ng di pero hindi masyadong press. Mim, rabbuhum bil-ghaibi. Magfiratum, see? Lahum magfirat, see? Okay, now, dadampot tayo ng ayah sa Banal na Quran upang ating suriin ito bilang pagsasanay, okay? So, sa Bakara, al-Bakara, kukuha ko ng isang ayah tulad ng ayah 6, susulat natin dito, no? Then, titingnan natin ang mga idgam, gunna, ikhfa, idar, iklan sa mim o sa nun, sakin or tanwin rules, okay? Okay, inna. Okay? Innal ladhina kafaru. Innal ladhina kafaru. Ladhina kafaru sawa'un. Then, alayhim. Sukun. Alladhina alayhim. A'anzartahum. Sukun M. A'anzartahum. Lam tundirhum tun zir tundirhum tundirhum la yu'minun la yu'minun.
Now, so tingnan natin ang mga rules ng MEEM at NUN SAAKIN. So dito makikita nyo, mayroong dalawang NUN. Syadda. So sabi natin, kapag ang NUN SUKUN, of course, ang una niyan, NUN SUKUN. See? Tapos NUN at saka may pata. So ang NUN SUKUN, kapag kasunod niya, ang NUN SUKUN, ano sila? Idgam. So ang NUN, kakainin niya yung NUN. So, idgam, so ibig sabihin, mayroon itong gunna. Dahil ang walang gunna sa idgam, yung manun ay lamatra. So, paano mo rin dito? Innal, see, dito ka, doblam. Innal ladhina kafaru sawa. Alipmada, ang sa? Sawa, un. Nakita nyo ang un? Nakita nyo ang un? So kung nakita nyo ang un, mayroon siya sombrero, hindi ito ang ginamit niya. Ano ang sabi natin? Kapag nakita mo ang un na mayroong sombrero, tiyak ang kasunod niya ay idar, walang gunna, walang idgam. Yun ang tip sa Quran, sa manuscript. See? Sawa un. Tingnan mo kasunod niya. Ayn. Kita mo, idhar. Kaya nilalagay ang nakasombrero niya, hindi ito dahil walang idgam na magaganap, walang gunna. So, innal ladhina kafaru tukaw, kafaru waw madda, kafaru sawaun alayhim, diretso lang, sawaun, walang gunna, walang gam, dahil nakasombrero, sawaun alayhim, sukun. Anong kasunod ng mim sukun? Hamsa. Kasama siya B, para maging fa, no. Idgam, M, mim, no. So, 26 letters, kapag wala sa mim, wala sa sabi, ito ay nangangahulugang idhar. Dere-derecho lang. Dalawa lang ang rules ng mim eh. Mim, tsaka mim, idgam. Mim, tsaka bi, ikhfa. Pagkatapos nun, idhar na lahat. Walang iklam. Idhar na lahat ang 26 letter. Anong ibig sabihin ng idhar? Clear. Clear recitation. Derecho. Walang gunna. Walang idgam. Katulad nito. Idhar ang kasunod. Derecho. Walang gunna. Walang idgam. Ganun din ang mim. Alayhim aan. Nun sa akin. Aan. Anong kasunod ng nun? Di. Yan ang sinasabi ko. Pag nakikita nyo ang mim, sukun, nun, sukun, agad nyo titignan ang kasunod kung ikhfa, idgam, idar, o iklab. Kung sa mim, tingnan nyo kung ikhfa or idgam, o idhar, iklab, wala. Okay? So hindi masyadong mahirap ang mim. Actually, ang mim to mim lang, at saka mim B. Tapos nun, the rest, idhar na, dire-diretso na. At iklab, wala. So dito makita nyo, aan. Amsatul kata. Hindi nyo pwedeng basahin ayan. Ah, no. Parehong amsatul kata ang dating yan. So, meron silang kanya-kanyan. Aan. So, aan, meron siyang sukun. Anong kapusunod niya? Da. Anong sakop ng uri ng gun na ba ito? Anong nakakasakop sa kanya? Anong uri na meron sakop ito? Ito ba'y gun? Ito ba'y idgam? Ito ba'y ikhfa? Ito ba'y idhar? Iklam? Iklam bilang sa nun. Nun to. Ang nun? B. Iklam. Ang idgam, yarmalun. Ya, ra, maim, lam, waw nun. Mara doon. Sa idhar, hamsa, ayn, gain, kha, haha. Wala doon. So, ibig sabihin kung wala doon, nasa 15 siya, ikhfa. So, ang ikhfa, ang nun ay nagtatago sa lugar ng mga letter ng ikhfa. So, ito, aanda. Saan yung lugar ng da? Sa likod ng ngipin, sa pagitan ng gilagid at ngipin, tadol ang ngipin. So doon may pepesto itong nun, tatago mo doon. Aan, pero may guna. Aandartahum. Aandartahum. See? Aandartahum. Amlam. Si sukun. Am. See? Okay, now. Ang estilo sa mim, sabihin ko sa inyo, ang isang technique din dito, kapag hindi niya binigyan, kapag binigyan niya ng sign na ganyan, walang magaganap. Ibig sabihin, idhar ang kasunod. Same rules, kapag noon, ganyan, binigyan ng ganyan, walang magaganap na idgam o gunna. Idhar ang kasunod. Tinuro ko lang. Ganon din ang mim. Say, ganon din ang mim. Yan. Kasunod niya, Hamsa, bibigyan ko siya ng ganon. Ibig sabihin, walang magaganap na ikhfa o kaya idgam. Kundi diretso lamang idhar. Ganun din dito. Lamang kasunod, hindi naman biyan, hindi naman mim, diretso lang idhar. So binibigyan niya ng sign ng mim na ganyan para malaman mo dire-diretso lang ang pagbabasa. Walang gunna, walang
idgam sa pareho ng nun. So, tandaan nyo yung tip na yun, okay? So, pareho silang may ganyan. Sign na sukun, ibig sabihin kapag may sign na sukun ng MEEM sukun, walang gun na, walang idgam. Pero pag tinanggal yan, ibig sabihin mayroong gun na mangyayari. Idgam man ito o ikpa sa para sa B. Okay? Okay. So, innal ladina, double, yamada, innal ladina kafaru sawaun alayhim aandartahum amlam tun. Sukun, tun, nun, tundir. Nasunod niya ang ba. Nasunod niya ang ba. See? So, katulad yan, pares lang sila. Amlam tundirhum sukun. Kasunod niya ang lam. So, meron din siyang sign dito, dahil lamang kasunod, walang magaganap na idgam or ikhfa. So, diretso lang, tundirhum la yuk. Yuk. Yuk, sukun na hamsa. So, ito'y cheer lamang, ha? Sukun na hamsa. Paano babasahin nyo? Yuk. Hindi mo na diretso. Yuk. Yuk minun. Madaarid. Isukun. Pag tinuloy mo, yu'minuna. Pag pinatay mo, magiging sukun, yu'minun. Okay? One more time. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Alhamdulillah. Another ayah. Ito ay ayah sa Al-Baqarah, ayah number 6. So, pick-upin natin ang ayah number 8. Wa mi nan wa mi nan wa mi nan nasi okay, wa mi nan nasi may man yakulu man yakulu minan nasi man yakulu aman minan nasi man yakulu aman na Billahi wa bil yawmi akhir wa bil yawmi akhir. So dito naman tayo, okay? Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Okay? Now, wa min. So actually ito ay min, from. Sukun. Sinabi ko sa inyo, kapag ang nun sakin or nun sukun tanwin an unin or nun sakin kasunod niya ang hamsa tuluwasan, sukun silang pareho. So kung ito man ay mamamatay, sigurado sukun pa rin ito. See? Sukun, alin, definite. Ang nasu. Nasi, kaya naging nasi yan, instead na ito yung nasu, min, from preposition. Ito ay naso, dahil sa preposition, nagiging kasra ang damma. Minan naso. Okay. So, nun sakin. Kasunod niya ang hamsatul wasal. Alam, kasukun din niya. So, anong gagawin natin dito? Kasunod niya, sabi natin, bibigyan natin ng nun ng kasra. See? Kasra. Pero dahil ito ay pangit, hindi siya match. Sometimes, nilalagay nila ito. Patha. At nagagamit lang man ito almost lang sa min ang patha. Karamihan na nun kasra na ang nilalagay. Karamihan ang nagagamit
ay kasra na. Sa meme, inilalagay ang patsa dahil hindi magandang sounds, ang meaning na soup. So, pangit niya. So, nilalagay nila dito ang patsa instead na kasra. Hindi pat kasra nalagay. So, idodoctorate nila patsa nilalagay para mabasa. Dahil sa sukun-sukun, iltikay sa akin, hindi pwede basahin. Doctorate ang non-sukun, nalagay ng patsa. Hindi kasra, dahil pangit ang kasra. Okay? Pero on the rest, sa min, halos lang magagamit ang patsa. On the rest, nagagamit na ang kasra. So, waminan, alam niyo ngayon kung bakit may patsa to. Ito ay doctorate lamang ta, surgery. Okay? So, mababasa na natin ngayon yan. Ano ba sa minan? Minan? No. Kapag may al, mayroong san letter, ang nun ay san letter. So, waminan. Now, waminan, kung waminan, double N ito, so paano natin babasahin? Kung nun ito, nun sukun, waminan, see? So, ang magiging basa natin dito ay, paano? Minan, last sukun nun, last isang nun. Waminan, see? Sukun nun. Dalawang nun to, sukun muna. Okay? So, kasunod na sukun nun ay nun na may patha. So, ano paano natin babasahin? Tandaan ninyo, kapag ang nun ay may syadda, automatic na mayroong gunna na yan. So, may syadda, automatic na may gunna. Waminan, see? So, ito ay madadrop. Dahil may ang satulwasal may isang na, itong lang, no, madadrop din dahil sa sun letter. So, dito na tayo diretso, minan. So, nan, double nun. Nun sukun, tsaka nun may patha. Waminan nasi, okay? Waminan nasi, may yakulo, si? May yakulo. Noon, magagawang niya, yarmalun. May yakulo, aman na, billahi wa bil yawmil akhir. May yakulo, aman na, alhamdulillah. So, inshallah, masusunod ay papadadako tayo sa ibang paksa natin. Wakil alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.